Alam niyo ba na pwede kayong kumita ng $10 sa pagko-convert ng mga videos into a 60-second TikTok Reels or Short? Yan ang pag-uusapan natin in this video. Hindi mo kailangan ng experience sa video editing. Kahit hindi ka marunong mag-edit, pwedeng-pwede ito para sa inyo. All jobs are automated via AI. Kaya naman, if you want to know more, I just want you to stay tuned until the end para wala kayong mamiss na kahit anong information. Tayong 200 pesos GCash giveaway sa bawat uploaded videos ko dito sa aking channel. Mag-like and comment ka lang at may chance kang manalo ng 100 pesos GCash. Two winners ang pipiliin natin through comment picker at ipopost natin ito sa susunod nating video upload. Simple lang, kaya mag-like, subscribe, turn on the notification bell at piliin ang all para more chances of winning. Sa panahon ngayon, mas preferred na ng mga tao manood ng short videos. Straight to the point kasi ito at hindi na kailangan ng masyadong maraming oras para makuha yung thought ng video. Kaya naman, most vloggers kinoconvert nila or nire-recycle nila yung mga videos nila into something like this na makikita sa ating screen. Nang sa ganun, mas mapakinabangan pa nila yung mga videos nila before. At dito po papasok yung online job na pag-uusapan natin. It's really good to take advantage of this transition nang sa ganun magkaroon din tayo ng income online. And para makakuha ng clients, pwedeng-pwede tayong mag-post ng gig sa Fiverr gaya ng nakikita natin dito sa ating screen. Ang caption dito, I will repurpose your videos for TikTok Shorts and Reels. Nakabase rin pala yung mga prices depende sa duration ng video. So dito is iko-compress niya ito as 60-second video. So actually hindi compress, like isa-summarize niya yung important thoughts into 60-second. Ito naman 120. And the price gets higher depending on the duration. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo na kailangan magkaroon ng video editing experience dahil gagamit tayo ng AI para mas mapadali yung trabaho natin as a video converter. Kasi more production, more projects we can have. At ito yung gagamitin nating AI platform, which is Opus Clip. This is www.opus.pro or you can just click the link in the description box below. This is the number one AI video clipping tool and powered by OpenAI. So sa mga hindi nakakaalam, si OpenAI siya rin yung nag-develop sa ChatGPT. Kaya for sure reliable itong si Opus Clip. So pag nag-generate ka ng video sa Opus Clip, ito yung mga ginagawa nila sa video. Meron silang AI curation kung saan kinukuha nila yung relevant highlights doon sa video at yun yung isasama nila sa clip na i-generate nila. So let's say you have a 10-minute video at kailangan mo lang mag-summarize ng around 60 seconds, automated na po yan na si Opus Clip ang kukuha ng mga important scenes. They also do AI virality score kung saan magpa-provide sila ng different types of short clips within the video and naka-order siya depending on the viral score. Meron din silang AI co-pilot kung saan pwede mong i-dictate kay Opus Clip yung gusto mong mangyari doon sa video mo. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko, yung kanilang active speaker detection na kung saan ipo-focus nila sa speaker yung scene. Actually, meron silang iba't ibang options like yung speaker lang, yung conversation type, or yung full screen type. For the captions naman, is meron silang AI keyword highlighter kung saan yung mga kailangan bigyan na emphasis na mga phrases or words hina-highlight nila. Kasama rin dyan yung AI emoji generator depending on the reaction ng speaker is magpa-provide din sila ng emoji. Di ba? Ang cute! Simpleng-simple lang yung process dito, guys. Ida-drop mo lang yung video link and makukuha ka na ng iba't ibang short clips within the video. And for you to get started, you can just sign up for an account here for free. Iko-connect mo lang yung iyong Google account or your Facebook account. In my case, I have already signed up dito sa Opus Clip. And ayan, ganito yung magiging hitsura ng inyong dashboard once na nakapag-sign up kayo. Sa area na to, makikita natin yung best types of videos na ma-generate nila. It is best for video podcast, educational videos, commentary videos, product reviews, motivational speeches. Kung saan merong speaker at stable lang yung angulo ng camera. And it means hindi siya nagwo-works best with vlog, gaming videos, and music videos kung saan mas unstable yung focus ng camera. Meron silang two types of video submission
dito sa Opus Clip, you can either drop the video link. So let's say you have a YouTube video, either drop mo lang yan dito, or you can also upload the file from your computer. Right now is meron ako na generate na 2 videos already. Let's just check this one out as an example. So yung video pala na ito ay nanggaling sa YouTube, which is this one, yung top rated video ko po, yung interview ko with Nikki B regarding sa ASVA. So ito guys, yung generate kong video sa Opus Clip, ito na yung final result. Panoorin natin. So ganito po yung magiging hitsura. Ang galing, di ba? Kasi nakuha kaming dalawa na speaker. Kumbaga, hindi na ako nag-edit dito guys, by the way ha. I just pasted the link and then, iyan, kung saan yan na-generate, including the caption. Though, hindi niya na-detect talaga yung Tagalog caption, but you will be able to edit naman. Paalala lang dahil you only have within 6 days sa pag-e-edit ng mismong video clip. By the way, they also provide different types of topics within the video. Ayan, diba? Nakakatuwa kasi sa isang video, you will be able to upload multiple clips sa iyong TikTok account. Diba? Kumbaga, you can repurpose your old videos into something new. I-upload mo siya sa TikTok. Kasi alam naman natin na mas nauna si YouTube. Yung mga dati mong video sa YouTube, pwede mo siyang i-upload sa TikTok at magmumukha siyang bago. So guys, ang advantage dito sa Opus Clip is you will be able to see the result within 10 minutes. And by the way ha, itong video na to is more than 28 minutes I think. And ang bilis niyang na-generate yung video. Ang downside lang ni Opus Clip minsan is hindi talaga relevant yung mga napoprovide niyang topics. Most especially dito sa pinakababa. Kasi mababa na yung ano nito, virality score. Prefer talaga natin yung mga first option. Kumbaga yung mga nasa first 5 videos. Yun yung magagandang napoprovide ni Opus Clip na mga generated short videos. And what's good with Opus Clip as well, you will be able to access this platform using your mobile phone. Kasi copy-paste lang naman and then i-download mo lang siya. Kaya hindi mo na kailangan magkaroon pa ng mas bonggang-bonggang video editor just to convert a video. You can actually offer this kind of service to your client and earn reasonable price, diba? And syempre, if you want to take this type of online job seriously, you can avail their essential plan. Kasi yung kanilang free account is limited lang siya into 1 hour or 60 minute total generated videos. Eh kung kumikita ka naman effectively, maliit lang sa inyo itong mga monthly fees ni Opus Clip. And by the way guys ha, hindi po ako sponsored ni Opus Clip, pero baka naman ano, Opus Clip baka naman, kahit isang premium account lang Charles. Sa page na to, makikita ninyo yung mga available plans. Pwede nyo namang ipag-compare depending on your needs. Baka marami na naman magsabi, oh, bakit hindi na lang gumamit ng ganito yung mga clients? But kailangan pang kami ang gumawa, eh pwedeng-pwede naman pala sila dahil one click away lang, diba? Hindi naman po kasi lahat, alam yung ganitong klaseng platform. And most of the clients don't have much time to convert video kahit pa ganito kabilis. Kasi for sure, busy rin sila sa ibang bagay and if he or she is a content creator, busy rin siya sa paggawa ng mga bagong contents. Huwag tayong magkaroon ng ganong klaseng mindset, no? Ang maganda is positive lang tayo hanggat maaari yung mga opportunities ay ginagrab po natin. Another way for you to get client as well is to get their business email. So let's say you have a prospect client sa YouTube. So let's say ako, ayan o, ako talaga. Example lang to ha. If you want me to be one of your prospect at gusto niyo akong padala ng personal message, ganito rin yung gagawin niyo sa ibang influencer, okay? Pero huwag niyo naman silang i-flood, like nakakairita na. Huwag naman ganun. So, pwede ninyong kunin yung kanilang business email dito sa kanilang about. Minsan, meron silang business email indicated sa kanilang description, or you can actually get it dito sa details sa baba by clicking view email address and then mag-generate lang siya ng captcha just to prove that you are not a robot at makukuha mo na yung email nila. Make sure lang din na meron kang formal letter na ipapadala para sa kanila. I do recommend using Canva as one of your tool para makagawa ng magandang resume. Dito kasi sa Canva is automated na po yung mga designs just like this. Meron din silang mga free
offers. Hindi mo na kailangan magbayad pa ng pro account. Ang gagawin mo lang is pumili ng design at i-change nyo lang yung mga text and photos already provided na po. Hindi nyo na kailangan pang mag-design, ma-stress pa at mag-isip ng design. Hindi na naman po ito sponsored guys ha, pero Canva, baka naman. By the way, yung pagiging template creator ko pa pala dito sa Canva, eh hindi pa ako nakakuha ng update. Update ko pa rin kayo, baka magbago yung isip ni Canva. And for the rates naman, if your client is based abroad, pwede mo silang i-charge ng ganitong presyo. Kasi sa ibang bansa, yung $10 is maliit lang po yung halaga na yan. Kumbaga, kung i-compare kasi dito sa Pilipinas, for us, mataas na yung halaga nito. Pero if you are looking for a client dito sa Pilipinas, bigyan nyo naman sila ng reasonable price. Siguro hindi 500 pesos. Around 200 is pwede na. Or kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang makipag-negotiate as well sa inyong client. Or depende sa client mo kung magkano yung kakayanan niyang ibayad sa inyo. And for local clients, ang payment method, pwedeng-pwede ang GCash or Maya. Depende sa usapan ninyo. For clients abroad, for sure PayPal or Payoneer, yan po yung most common na ginagamit. So kung meron kayong mga katanungan, mga bagay na hindi na-cover dito sa video na ito, you can comment down below dyan sa ating comment section. Sasagutin ko po yung mga katanungan ninyo hanggat alam ko. And malay nyo, isa kayo sa manalo ng 100 pesos GCash. Dalawa po ang pipiliin nating winner by a random comment picker. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day, God bless, and goodbye!